Denzel. So for this video, i-share ko sa inyo guys yung naging YouTube journey ko. And masaya akong i-share sa inyo na nakuha na natin yung first YouTube sound natin. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung pagkuha ko, kung paano ko nakuha to, and syempre ilang tip para sa inyo. And disclaimer guys, this is not to brag, but gusto ko lang really inspire kayo if ever na gusto nyo rin mag-YouTube, kung nag-hesitate kayo sa mga sarili nyo, or kung mga YouTubers kayo, mga starting YouTubers kayo, and nawawalan kayo ng motivation. So, just keep on watching. I think kahit content makakatulong pa sa inyo. Pero bago ang lahat, para mapainit natin tong video na to, then panoorin muna natin tong clip ko kung saan kinuha ko yung YouTube sound ko. Let's go! Grabe. So yun guys, kukuha namin yung first YouTube sound ko ngayon. Wala pa akong tulog. Pero yun, kukunin namin siya ngayon. Sa may SM yun kasi Western Union yung ginamit kong transaction ba tawag doon. Basta yun, hindi siya diretso sa bank. Kaya ngayon, obligado akong kunin. Makikita ko na po ang outside world, kuya. Iwis ko na po ang outside world. Ay, nasa SM kami. Ano yung lalagay ko dito, Mai? Bakit yung reference number na? Guys, napanood din na kung paano ko nakuha ang YouTube sound ko. Ngayon, i-share ko sa inyo yung journey ko kung paano ko nakuha ito lahat. Nag-start akong magbalak mag-vlog. Grade 9 pa ako. So, bale, from now, 4 years ago na yun. Nag-hesitate ako sa sarili ko na wala akong gamit. Yun talaga yung pinaka-problema. Wala na akong gamit, wala akong camera. Wala akong mabibigay na quality videos. Limited lang yung storage ng phone ko. Doon ako nag-hesitate kung bakit hindi ko siya nagagawa noon. But if ever na you were that someone na gusto rin mag-vlog and wala, naisip mo na wala ang camera pero may phone pa. Kung gusto mo talaga, then gagawin mo ng paraan yun. So, from that time, nasa utak ko lang siya. Yung time na decide ako na gusto kong mag-vlog, gusto kong maging vlogger din. Tandaan niyo kayo sa 4 years ago na yun. 4 years ago na yung thought ko na yun. Nangangarap ako, gusto kong mag-vlog. For the sake na gusto kong matago yung mga memories. For the sake na gusto kong mag-video and gusto kong mag-edit ng video. So, ito naman ang next na naging journey ko is natuto akong mag-edit ng videos. Natuto akong mag-edit ng videos is grade vacation yun nung mag-grade 12 ako. So, bali 2 years. 1 year kong inaral yung pag-i-edit sa video. Kaya lang ako nagkaroon ng videos para i-edit nun. Nung sinama ako ng uncle ko sa Palawan, doon ako nag-start kumuha ng mga videos ng mga clips. And pagkabalik ko dito sa Manila, doon ako nag-start mag-edit ng videos and doon ko rin natutunan. Na actually, iba pa yung ginagamit ko nun. Nag-try ako ng Adobe Premiere, nag-try ako ng Filmora, nag-try ako ng Windows Movie Maker. Hindi pa ganun ka-upgraded din yung laptop na ginagamit ko nun. So yun guys, from grade 9 ako, na nangarap ako mag-vlog. Grade 12, for the whole grade 12, doon ako nag-practice mag-edit ng videos. And then ito na, nung recognition day ko sa grade 12, doon ko unang ginawa yung first ever vlog ko, which is last year. First ever vlog ko is nag-get ready with me ako. Ang gamit ko lang nung pang-film guys is phone. Ito lang yung ginamit ko nun. Yung ilaw ko is yung ilaw ko na pang study table ko lang. Yun yung ginamit ko nun. So yun guys, yung first ever vlog ko is April 2019. Then continue lang sa pag-upload ng videos. Putulin ko muna kasi kailangan ko sabihin sa inyo yung requirement para alam nyo yung nagiging flow natin. So yung requirement pala ni YouTube bago kayo ma-monetize is dapat may 1,000 subscribers kayo and meron kayo 4,000 watch hours. So tuloy na natin ang story ko. August 2019 ko nakuha yung 1,000 subscribers. Baka makatulong tong video na to sa inyo kung paano makagain 1,000 subscribers kasi isang requirement din ni YouTube yung 1,000 na yung subscribers ko. Ang problema ko naman ngayon is yung watch hour. Feeling ko, ito yung pinakamahirap ko din sa YouTube requirements kasi aside na kailangan mo ng maraming videos, kailangan mo ng maraming views para dito sa requirement na to. But then, kaya pa rin siya kung talagang desigido kayong mag-vlog. December 2019, nakuha ko yung requirement ko which is yung 4,000 watch hours. Nire-review na ako ni YouTube. After nyo nakuha lahat ng requirement guys, i-review pa ni YouTube yung channel mo kung talagang worth it ka bang ka-partner niya sa ad, ganun. After 3 days or 2 days, na-approve na rin ako ni YouTube. Doon nag-start na magkaroon ng ad yung mga videos ko. Doon tayo kumikita sa ad. If ever na may makasalubong kayong ads dito sa videos natin, please huwag nyo muna skip para makatulong din kayo sa ad. After nyo maabot yung mga requirement ni YouTube. So by the way guys, dapat pala meron kayong Google AdSense. Doon sa Google AdSense, i-coconnect nyo yung YouTube nyo. Hindi YouTube
YouTube yung magpapasahod sa inyo, hindi yung Google AdSense. So, kailangan yung i-link, kailangan yung i-fill up yung Google AdSense and make sure na dapat lahat ng information nyo doon is tama. Lalo na yung address nyo, kasi itong next na naging journey ko naman is yung pagkuha ng PIN ko sa Google AdSense. Nakuha ko yung Google AdSense ko nitong February 2020. Actually guys, kinuha ko siya mismo sa post office. Kaya ang ina-expect ko is darating siya dito sa bahay, pero hindi. Ilang days na siya doon, magwa 1 month na ata siya doon sa post office. Kung hindi ko siya pinuntahan doon, hindi ko malalaman na dumating na pala siya. So, kung ganoon din yung problema nyo guys, na ang tagal dumating nung PIN nyo galing sa Google AdSense nyo, then I suggest na i-check nyo yan sa post office nyo. Ito siya guys, nakasobra pa to. Nung kinuha ko, syempre in-open ko na siya. Tapos nandito rin yung, nandito yung PIN ko. Ito yung Google AdSense PIN. Dapat na i-expect yung matatanggap nyo. Ito nakalagay yung PIN nyo. Then, ito na. Meron na akong PIN na ilagay ko na sa Google AdSense ko. And, nakikita ko na yung performance yung channel ko. Merong threshold yung Google AdSense para ma-cash out mo yung pera mo. And, $100 yun. Bale, sa isang buwan, kailangan mo munang maka-$100 bago mo makukuha mismo yung pera mo. Bago ipapadala sa inyo. Depende sa inyo kung anong gusto nyong way para mabayaran kayo. Pwedeng Western Union or pwedeng direct sa bangko nyo. So, ang akin, ginamit ko is Western Union for the reason na wala pa akong sariling bank account ko. Tapos, hindi ko alam na kapag Western Union pala, nakala ko naiipon lang sa Google AdSense, pero hindi. Mismong Google AdSense yung magpapadala. Kahit wala kang nire-request, ipapadala na nila sa inyo once na napuno mo na yung threshold na yun. So, nitong April 2020, nakuha ko na yung first YouTube paycheck. And yun yung na-play ko sa inyo. Nakita nyo naman na quarantine nung nakuha ko. So yung mga tao, nakamask, ganun. Ito yung mga ma-advise ko sa inyo. Again, hindi ako nagmamayabang. Gusto ko lang kayong i-inspire or i-motivate din kung sakaling nag-hesitate din kayong mag-vlog. Kung hati nyo, hindi nyo kaya. Kaya nyo rin kung ano yung nagawa ko. From 4 years na gusto kong mag-vlog, within 1 year, kahit pa paano, nag-pay off naman na yung pinaghihirapan ko sa paggawa ng videos. So ito yung mga tips na tingin kong dapat malaman nyo when it comes to monetization or about YouTube. Unang-una is, kailangan nyo maging consistent talaga. Alam ko napaka ulit-ulit na, pero yun, consistency lang kasi talaga. Consistent kayong nag-upload ng videos. Siyempre, mas mafe-feel ng subscribers nyo or mas mafe-feel ng YouTube na talagang desigido ka sa pag-vlog. Pero dapat ini-aim nyo na yung bagong upload nyo is mas better kung ano yung last upload nyo. Kumbaga, kada videos nyo, dapat nag-i-improve kayo. And ako, aminado naman ako na I'm still in the process. Mas pinag-aaral ko pa kung paano ko mapapaganda yung mga videos na ginagawa. Be it with the way I talk, be it sa pag-film ko, be it sa pag-i-edit ko. So, next naman is, dapat i-push nyo na yung mga videos nyo na 10 minutes. Kasi once na may ads na yung video nyo, pwede nyo siyang malagay ng ad break. Yung ad breaks, yun yung mga nakikita nyong ads na nasa gitna ng mga videos. Kasi kapag hindi siya 10 minutes pataas yung videos nyo, ang ilalagay lang ni YouTube is simula and dulo. Yun lang. Pero kung 10 minutes pataas yung videos nyo, ikaw mismo yung pwedeng maglagay ng ads sa gitna ng mga videos nyo. Which means, mas maraming ads, mas maraming touching. Pero hindi ko sa inyo ina-advise na damihan niyo yung ads. Kasi once na na-borden yung mga viewers nyo, wala silang retention sa pagnood ng mga videos nyo. Next naman, sa tingin ko, isa to sa mga pinaka-importante, lalo na kung hindi pa monetize yung channel nyo, copyright. Kapag napansin ni YouTube na lagi kang may copyright, pwede kang magkaroon ng copyright strike. Actually, hindi ko alam yun kung ano yung magiging, hindi ko alam kung ano yung magiging kahihinatnan mo kapag nagkaroon ka ng copyright strike, kung mapapatalsik ka ba sa YouTube. Kasi sa akin, talagang iniiwasan ko yung copyright. But ayun nga, kapag hindi ka pa monetize, talagang iwas ka muna sa copyright. Kasi i-review ka pa nga ni YouTube. Para sa akin, yung copyright na yun is mapapatagal yung process mo sa pagre-review ni YouTube. And yung videos na yun na copyrighted, eh hindi mo talaga siya mamonetize. Meaning, hindi mo siya malalagyan ng ads. Next naman is yung 1,000 subscribers. Nasabi ko na yun kanina na if ever na nangangailangan din kayo ng tulong para maka-gain ng mga subscribers, then maybe itong video na to ay makakatulong sa inyo. Click nyo na lang after itong video na to. Ililink ko rin pala sa description box para hindi kayo mahirapan. Next naman is yung sub to sub. Para rin to sa mga hindi pa
monetize, yung mga nagko-comment sa videos niyo ng sub to sub, better na i-delete niyo muna yan. Kasi yun yung mga na-detect ni YouTube, nasa spam din kasi yun. Ako ang ginagawa ko noon is dinidelete ko rin yung mga spam ng mga comments sa akin. Lalo na yung mga nagko-comment na comment lang, hindi naman nanonood. Na-detect din ni YouTube yun. Ayun guys, yung mga tips na ma-share ko sa inyo. Talagang short lang siya, pero kung i-follow niyo siya, talagang makakatulong sa inyo. I-ulitin ko yung consistency, copyright. And about sa copyright din pala guys, I suggest na gamitin niyo yung audio library. I-search niyo lang sa YouTube, audio library. Then, dyan kayo pwedeng mamili ng mga music backgrounds na gusto niyo. Kasi hindi yan copyrighted. Videos ko about how to gain 1,000 subscribers, baka makatulong din. And yung mga spam comments, delete niyo yun guys. So ngayon, yung YouTube sahod ko, hindi pa siya ganun kalaki guys. As in, ito yung sigurong starting na kinikita ng isang small YouTuber. Basta, bibigyan ko kayo ng clue. Okay na siya kung sakaling nagamitin kong pangbaon sa school for 1 month. Ayun, kaya niya nang punan yung pangbaon sa school, panggamit, panggastos ko sa mga requirements for 1 month. So, i-visualize yun na lang. Ito, dahil nga wala pa tayong school. And gusto ko lang rin i-share sa inyo kung saan napunta yung first YouTube sahod natin. Again, this is not to brag, pero para ma-inspire ko rin yung mga may kakayanang tumulong din sa iba. So, ito guys, ipa-flash ko lang yung mga pictures. Guys, nakita niyo na kung saan napunta yung YouTube sahod natin. Kung wala rin kayong nanonood sa akin, then walang first YouTube sahod ngayon. So, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa akin at sa lahat ng mga sumusuporta. Salamat sa mga solid dances dyan kahit na maliit na family pa lang tayo. And yung mga sumusuporta since nung nag-first ever vlog ako last year. Ayun, masarap sa feeling na tumulong ngayon. And marami pa silang nangangailangan. So, if ever na kaya nyo na okay yung mga sitwasyon nyo ngayon, then I think yung maliit na tulong natin is malaking bagay na yun sa kanila. Feeling ko gusto ko pa mag-film ng isang video ngayon. Kailangan ko ng tubig. Alam ko na ipifilm ko after neta. Sana nakatulong din ako sa inyo. And sana na-inspire ko kayo or na-motivate ko kayo. Lalo na kung kaya rin yung tipong katulad ko na nag-hesitate sa sarili ko noon. I just want you to know na I'm happy. Sinunod ko ang sarili ko. Tinuloy ko at pinush kong mag-vlog. Feeling ko mag-film pa ako ng another video kasi may naisip akong content. Kasi guys, nag-list din ako ng mga video ideas ko, mga contents na gagawin ko. Nililista ko sila. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe and i-ring niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. And mag-comment na rin kayo kung sakaling may mga video suggestions kayo or may mga tanong kayo about YouTube sahod. Lagi ko naman tina-check yung comment section. Pa-follow na rin pala ako sa Instagram at Usan Denzel kasi yan yung isa sa pinaka-active ako and pwede niyo akong i-DM dyan. Nag-reply ako dyan, I promise. So kaya i-follow niyo or i-like niyo yung Facebook page, search nyo lang din sa Dulsol. Thank you so much! Mag-iingat kayo and huwag muna kayong lalabas ng bahay. I'll see you guys on my next video. Peace! Mag-film pa ako ng another video. Mag-next video na kayo. Ah!